Yan. So what's up mga boss? Usapang error 12 ulit. Okay, so madalas kasi itong ma-encounter sa mga units gaya nitong Aerox version 1 at minsan sa version 2 and NMAX version 2 na din. Okay, yung NMAX version 1 hindi naka-experience ito kasi iba naman yung gamit na system, so hindi siya gumagamit ng smart motor generator. Pag-usapan natin kasi, di ba, dun sa isang vlog ko, na-discuss natin na one cause ng error 12 is yun nga nasusunog na socket, which is marami na yung naka-experience niyan. Okay, so ito, napalitan na yung socket, so hindi na siya yung original. Yan, pinalitan na yan ng heavy duty na connector. Okay, yung nahihigpitan mismo ng tornilyo para wala nang loose contact. Yan, so isa sa mga pwedeng panggalingan ng error 12 is yung loose contact ng sockets. Yun na nga yung pag nasunog o kaya pag medyo maluwag na yung sockets. Kaya nga pinapalitan, di ba? Pinapalitan ng heavy duty. Okay. Another cause is kapag halimbawa itong CKP sensor is maluwag. Okay. Ano ba yung CKP sensor? Ito yung socket ng CKP. Okay. Kasama yan ng stator. Ayan. Meron kami tinanggal dito. Ito. CKP sensor to. Ito yung kanyang socket. Makikita nyo, 6 pin, tsaka maliliit lang. Okay, pag lumuluwag to, minsan nag-error 12 din. At, meron din namang case na halimbawa, yung wire na nadudugtungan ito, yung nasa harness, papunta kasi yan dun sa mismong ECU na nandun sa may part na yon. Okay, minsan pag nagkakaroon din ng putol sa mga wires papunta dun sa ECU, error 12 din. Okay? Ngayon, ito kasing unit na to, napalitan na namin ng heavy duty na socket. Tapos, tinestride na. Okay, pero meron pa rin lumalabas na error 12 from time to time. Okay, so ginawa namin is, of course, chinect namin yung stator kung okay naman yung condition, which is ayos pa naman. Yung socket, ang CKP hindi naman maluwag. Okay, at next namin na chinect is yung continuity ng bawat wires nitong socket ng CKP, yung nasa harness mismo. Nagkaroon kami ng point-to-point continuity test at lahat ng wires ay wala namang putol. So, gumagana naman yung papunta ng ECU, which lead us into conclusion na possible na ang may problema is yung CKP sensor. Okay, so ano ba yung trabaho ng CKP sensor mga boss? Ang trabaho ng CKP sensor is siya yung magsasabi, okay, sensor nga yan eh. Ang gagawin niyan, siya yung magsasabi sa ECU, dun sa computer box, kung nakaikot na or hindi pa yung inyo pong magneto. Okay, so halimbawa, in-attempt nyo na in-start. Ngayon, pag in-start nyo tapos hindi tumuloy, di ba dun lumalabas yung error 12? Kasi nga hindi nakaikot ng buo ng 360 yung inyong magneto or hindi siya nagtuloy-tuloy ng ikot. Kasi ang trabaho ng CKP sensor is kumbaga ito na yung andito na rin kasi yung pulsar mismo ng Aerox. So ang trabaho nito is siya yung magsasabi ng ikot, okay, nung magneto. So ngayon kung magkaroon ng sira itong CKP, isa pa to sa pwedeng panggalingan ng error 12. Right? Hindi lang basta-basta dun sa socket na nasusunog yung error 12. Pwede rin siya manggaling dito. So pag sira na to, lumalabas-labas din yung error 12. Alright? Lalo pag sure mo na okay na yung mga sockets mo, wala naman putol sa wires, ito na po talaga. Okay. So paano mo matitest kung ito yung problema? Wala tayong device sa pang-test nito. So the only way na na-test natin siya is naglagay tayo ng bagong CKP sensor or nagpalit tayo ng panibago. Kasi meron naman kaming spare dito sa shop. So, pinalitan namin ng bagong CKP sensor. And after that, we tested the motorcycle and hindi na ulit lumabas yung error 12. Okay? So, kung kayo ay merong Aerox at nakaka-experience kayo ng error 12, kahit napalitan na yung inyong socket connector dun sa smart motor generator, dahil nga, di ba, nasusunog. So, kung napalitan na yun, okay naman na. Tapos yung stator niya is in good condition pa naman, hindi pa naman kinakalawang, buo pa yung mga wires, buo pa, wala pang mga napuputol na wires.
Okay? So, ibig sabihin, possible na ang problema yung sa CKP. So, huwag muna kayong bumili ng isang buong stator. Kasi, ito naman na CKP sensor, nakaka-order nito online. Meron naman na order nito online. So, pwede kayong mag-order nito online if ever na ito na nga yung pinagdududahan nyo. Mas mura siya kumpara sa stator. Kasi yung bagong stator ng Aerox is nasa, I think, 5,000 to 6,000. Depende pa kung sino yung supplier or seller na mabibilhan nyo. So, ito, mas mura to. Okay? Siguro mabibili nyo to for 1,000 or less. Alright? So, ito, napalitan na namin and working naman na yung unit ngayon. Yung starting niya, okay na, hindi na siya nag-error 12. So, ito iti-test pa namin para lang masigurado bago i-release. Okay? So, kumbaga dagdag kaalaman lang din na itong CKP sensor is pwede pang panggalingan pala ng error 12. Yan. So, isa to sa mga pwede nyong i-check. Lalo na kung sure na kayo na lahat ng ibang parameters ay na-check nyo ng, yung continuity ng wiring, yung kabuuan ng stator, kung wala namang damage. So, possible dito na talaga yung issue ng inyong motor na nag-error 12. So, yung error 12, medyo delikado yun. Lalo minsan lumalabas siya, nag-overtake ka. So, bigla kang matitigil. Diba? Napaka-hassle nun. Kaya, importante na ma-address agad yan pag lumabas yan sa motor nyo. Okay? So, yun lang naman. Short vlog lang mula dito pa rin sa Skill Garage. So, Imi Customs here. Kasama ang mga boys. Ngayon po ay busy. Okay, nagkukumpuni at... Ano yan, Ray? Sige na, Ray. Anong message mo, Ray? Kay... Sino yung girlfriend ni Ryan? Alin dun, Ray? Yan, so busy kami ngayon kasi, guys, may paparating na bagyo. Ayan. Naglilinis kami tsaka nagsisecure ng mga gamit. Okay, pero meron kami ditong inaayos dito ng mga motor na siguro after lunch nga lang din i-release na namin kasi nga may paparating na bagyo. Yan, so stay safe po sa lahat, lalo yung mga madadaanan ng bagyo dyan. Ingat po kayo at mag-prepare po tayo. Again, this is Emil Customs. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.